Oh, biro mo, naka-isang anibersaryo, unang anibersaryo na tayo ng global pandemic, di ba, Doc? Do you realize na nag-one year na pala? Mm-hmm. So, do you think we are improving or we are still back to square one? Yung response natin. Sana naman hindi tayo mag-second year, no? Sana. Hopefully. So, anong assessment nyo with this mga new variants? Tapos, ito hong nangyayari, hong lumalaki ang kaso ng COVID sa atin. More than 3,000 na for the past how many days na po? Hindi bumabagal yung increase, tama ba, Doc? Yeah, so yun yung talagang problema natin ngayon kasi padagdag at padagdag ang mga kaso at saka padagdag rin ang mga pasyente na pumupunta sa hospital. No? So I think this is also expected with how many months na siguro, I would think, nag-fatigue na rin siguro itong mga tao sa naka-observe ng minimum health safety protocol. No? At saka talagang gusto na nilang lumalabas. Tama. So, the risk is always there pag lumalabas, no? So tingin nyo ba parang hindi kasi nagmamatch for now, parang yung roll out ng vaccine parang iilan lang, 30,000 pa lang yata yung nababakunahan as to the number of cases that we are having. So ano bang tingin nyo, kailangan pa, nababagalan ba kayo dito sa roll out ng vaccine natin, Doc? Actually, kung gugustuhin din naman talaga natin na marami ang mabakunahan as quickly and faster no, na possible. Pero hindi natin magagawa yan dahil nga yung limited yung supply. Limitations ng supply, no? And alam natin yon, ganong limitation. So we are just maximizing kung ano yung magagawa ng gobyerno natin in terms of the priority population. No? So hopefully, the vaccines will be coming in. Kaya nga every time na may news na may mga bagong bakuna na parating, talagang natutuwa tayo dito dahil ito naman talaga yung gusto natin na mangyari, na this year, maraming mabakunahan, mas marami tayong mag-develop ng immunity, and hopefully this will be the beginning of the pagpunti ng mga kaso. Diba, Doc, kayo, Sinovac, diba? Nagpabakuna na kayo? Sir Danny. Pero, diba, ngayon yata, parang may pag-aaral na parang inaalaw na nila yung beyond 60 at it's safer naman daw to mga senior citizens. Kayo ho ba parang naniniwala sa pag-aaral na yun? Kasi di ba kulang daw nga yung data dati sa ganoon sa seniors? Oh. Yeah, kulang dahil doon sa phase 3, medyo konti lang yung mga senior citizens na na-enroll. No? In fact, isang population lang yun doon sa Brazilian trial na 60 years old and above na mga healthcare workers. No? So siguro, konti na lang siguro rin healthcare workers na 60 years old and above na nag-duty. So talagang naiintindihan natin yun na konti. Pero doon kasi sa phase 1 and phase 2 trial nila, maganda ang immunogenicity. Ang ibig sabihin yung palo ng antibody nung binabakunahan doon sa mga konting mga 60 years old and above. So I think sa mga ibang bansa ngayon, yun ang ginagamit nilang basihan. Bakit pwede siyang ibibigay sa 60 years old and above? Na maski hindi pa konkreto yung data, but based on the two, phase 1 and phase 2, na medyo maganda yung antibody sa mga 60 years old and above. So yun na yung binabasihan na pwede natin ibibigay sa 60 years old and above. Ayun, pare. Yep. Tayo po ay siyempre yung nalulungkot, no? Dahil marami na rin ang mga namatay dahil dito sa COVID. Health frontliners. Oh, yun, nauna pa, di ba? Ang daming doktor, ha? Na sila namatay. Pa yung mga isa sa mga unang namatay. Na hindi na nahintay yung bakuna. Oo. At hindi na, dahil nga sa simpleng problema lang, yung kakulangan ng PPE, at hindi ka agad nila alam kung ano yung, treatment noon, mode of transmission, o pati yung treatment. Oo. Sa tingin niyo po ba, Doc, yung mga health workers po natin ngayon, ano, syempre with the vaccination going on, mas ano na sila, yung masabihin na nating protected. Mas protected na sila a year after na nagsimula itong pandemic. Yeah, yes, no, totoo 'yan dahil sa ilang buwan nating hindi naman nagsasanay sa actual experience natin sa pag handle ng mga COVID cases. Araw-araw 'yan pag nagre-rounds tayo at saka yung mga healthcare workers natin, mga nurses at doctors, talagang hindi nami-miss yan yung PPE usage na talagang we have to emphasize that na tama at saka dapat merong PPE bago ka papasok doon sa mga pasyente.
So the confidence gained for several months of this experience, I think, has benefited us all, and including how we treat in treat these patients, no, pag dumating sa hospital. Doc, kasi kayo na rin ho, infectious expert, sasamantalahin ko na rin ho yung pagkakataon dahil dalawang variant nakapasok na sa atin sa Pilipinas dahil yung UK at saka yung South African, sabi nga ni Paring Tony, meron na rin daw yung galing Japan at meron din yung Brazilian. Ito ho bang mga vaccines natin, would you say talaga ho bang maganda hong boosters to na at least makakayanan hong labanan itong mga kahit variants na bago na medyo sabi nila mas deadly, infectious, di ba? Madaling makahawa. So ito yung palagi kong inuulit-ulit na statement, no? Na itong mga variant, yes, they are a variant of concern dahil una, ang pinakaunang concern is dahil mabilis lang makakahawa, no? Yes. So yung transmissibility. Sa bakuna naman, ang mga indicators lang na talagang nabawasan, no? When you say nabawasan, hindi yan totally ineffective. So we have to repeat that and emphasize that na itong mga bakuna natin na ginagamit ngayon, meron pa ring isa sa mga variants na nakita natin dito. Yun. So hindi yan totally zero na wala tayong protection na nakukuha dito sa mga bakuna. Pero it doesn't mean na hindi ka pa rin magkaka-COVID kahit na magka-bakuna ka na, di ba? Ibig sabihin talagang observe, di ba? Health protocols pa rin, di ba, Doc? Yes, so habang nagbakuna tayo, nabakunahan ka man, although meron ka ng antibody, pero ang panatiliin pa rin natin na mag-observe strictly doon sa minimum health safety protocol na nirecommend natin. Pero Doc, kung sakali ba, kasi narinig ko rin, yung kunwari nakatapos ka na ng dalawang beses, no, na second dose, di ba? At after how many months, you can still get another dose of another brand? Pwede rin ho ba yung mangyari kung sakaling gusto mo pa rin more protected ka? Sa ngayon, wala tayong ganong klaseng recommendation kasi base sa pag-aaral sa phase 3 trial, yung dalawang bakuna na binibigay natin, that's already enough to give us that maximum protection. No? So, in a way na para lang hindi mangangamba yung mga tao na ay kailangan pa pala itong third vaccine. No? As much as possible, we want to maximize the lower the number of the vaccination, the better kasi mas mabilis ang protection. No? So, ibig kong sabihin dito, huwag tayong magdududa na pag natanggap na natin yung dalawang bakuna na kumpleto, maganda na yung immunity natin sa infection. Hindi dapat until ganun. Such time, siguro na merong mga rekomendasyon na kailangan natin magdagdag ng pangatlo, then we need to wait for that particular recommendation. Mm-hmm. Paring Danny, yayayain ko lang si Dr. Solante to go down memory lane. No, para naman, para ako si DJ Richard. Go back to how it started. Moonlight and memories. Mga gana, Dr. Solante. Hindi, kasi gusto ko din malaman, nung araw na yung sabihin nating dineklara ng WHO na naging global pandemic na itong emergency, COVID-19, no? Ano yung maaalala nyo po ba? Ano yung unang naisip ninyo na mangyayari sa atin sa dito sa Pilipinas bilang isang infectious disease expert? Ano yung unang naging reaction nyo? Well, talagang ano yun, it instills some parang fear on ourselves, no? Kasi alam namin na during the time na nung nag-global pandemic declaration na marami na ring mortality, especially in China and I think it was also in the US. And of course, in a global pandemic na during that time, very uncertain, wala pang gamot, walang bakuna. Napaka delikado nung point nung time na yun. So a lot of us were really on our toes na ano bang mangyayari dito, no? But we remain calm and at the same time focused doon sa ano bang kailangan natin gawin. At the same time, of course, prayers is important for us kasi hindi natin alam, may expose ka. And doon pumalo yung taas ng fear namin nung marami na rin mga healthcare workers na makakakilala namin na talagang severe COVID. It was really very difficult malungkot for us during those times. And then of course, dahil novel coronavirus nga ang tawag natin, ano? Bago na naman ito, pag-aaralan pa muli ng mga researchers kung paano ito nagfa-function, ano ang pwedeng panlaban dito. So yung early stages na tayo mismo ay nag-lockdown because of the pandemic,
Ano po yung mga naalala nyo ng time na yun, yung early stages ng lockdown natin, na sa tingin ninyo ay medyo nagkaroon ng kahinaan sa response natin to the spread of the virus? Actually, nung time na yun, ang work lang talaga namin, naka-focus kami dito sa hospital because during the time also, we have to realign our services, no? Like yung, since we also cater for other infectious diseases, so we have to realign our services na naka-focus lang dun sa COVID. We did some structural modifications sa hospital to accommodate more patients na pupunta, and we really did that in the span of time na during the time na talagang tumataas ang kaso. And if you remember also during the first quarter or second quarter, doon din tumataas yung mga healthcare worker na nagka-COVID. Yes. So talagang nagkahalo-halo yung mga ganong challenges sa workplace, and at the same time yung pangamba mo na pag umuwi ka, pwede mong mahawaan yung family mo. So it's really something that we can't forget, no, during those times. Kasi dahil ang mga ospital naman, Doc, syempre, you have specialists to handle infectious diseases, no? Pero dahil nagkaroon na tayo ng ganitong pandemic, all hospitals in the future will have to have, sigibihin na natin, mas highly specialized pa yung infectious disease wards or units nila. Yun lang i-address. Oo, to handle yung mga ganitong klaseng infectious diseases. Na, kasi sabihin mo nang nakakahawa syempre yung mga ano ba. How do you parang igugroup mo sila? No? Into one section na nandoon pati lang. Pati yung equipment, magbabago na. Yeah. Dahil dati rin, hindi naman nagpipipi lahat. Yan, Sir Tony and Danny, no? So being also one of the chair of the technical working group doon sa binuo ng Department of Health na healthcare facility development, no? Inaral na natin, meron na tayong mga facility development program ngayon na lahat ng mga hospital from level 1, level 2, level 3, may mga infectious diseases na they will also be capable of handling dito sa mga emerging and re-emerging infections para hindi lahat pupunta lang sa isang referral hospital. Focus talaga doon lang. So, sa emerging. Kasi nga, hindi mo alam kung after itong COVID na to, baka meron pang ibang lumitaw pa na ibang sakit na hindi lang sa paniki manggaling. Baka mamaya dyan, pati sa bubuyog, meron na rin. Yes, and that's why in that framework, talagang nilalaan natin na dapat may mga bed allocations for infectious diseases. May mga specialists silang i-hire, including upgrade ng mga laboratory facilities in all of these hospitals, whether it is local government or national government hospitals. So, nung time na yon, paring Danny, no? Di ba parang ayaw pa kaagad ng ating mga otoridad na mag-lockdown ng borders, no? Parang nag-ano pa tayo, nagdadalawang isip pa tayo kung kailangan pa nating isara yung borders kasi natin. Kasi medyo malaking issue kasi noon yun, di ba? We did not want to restrict tourism. We did not want to restrict yung mobility ng mga tao. But now that you look back at it, Dr. Rasolante, sa tingin niyo po ba for a pandemic, at ang magiging protocol na ngayon yan for a pandemic, dapat automatic na yun once that the pandemic has been declared by the WHO, mag-lockdown ka agad. Hindi yung parang hintayin muna natin at tingnan natin kung ano magiging epekto nitong pandemic. Ano sa tingin po ninyo? Hindsight? Yes, importante, no? Kasi like the Philippines, ang dami nating mga pinapadala sa abroad, no? And when you say in the airport, ang daming umuwi niyan. And you know that most of this pandemic, nag-uumpisa yan sa isang bansa. And most of the time, the travel, no? Yung travel talaga is crucial while in this pandemic. So, ang port of entry talaga is very crucial in terms of controlling the initial phase of the pandemic. Yes. And we acted a little too late, Dr. Solante. I think so. Medyo we were late in deciding. Four to 6 weeks ang medyo na late ng time. And even with testing, even testing was a, sabihin na natin, erratic. Medyo erratic yung implementation. Hindi natin malaman if testing was going to be done on everybody or testing was going to be done on mga symptomatic, di ba? Wala pang tracing din nun eh. Di ba? Yung mga systems na yun were not yet in place kasi. Kasi ang nangyari noon time, nangangapa din tayo sa diagnostic test because we're waiting also from other countries kung ano yung mga diagnostic test. Remember our first cases, yung test natin, pinapadala pa natin sa Australia, laboratory, before we were able to establish our own diagnostics here sa RITM. So ito mga learning
points to na hopefully because of the framework na ginagawa natin ngayon, we will be able to cope up and address the issues in terms of the gaps in diagnostic testing of emerging and re-emerging infections. Pero alam mo, Danny, saka Dr. Salati, correct me if I'm wrong, ha? Ang sabi daw ng mga eksperto ngayon, yung mga pandemics of this kind, eh, nagiging cyclical. Kumbaga, 1920s, di ba? Nagkaroon ng pandemic. And then, 100 years later, 2020, may pandemic na naman. So, sinasabi nila may parang pattern, ha? Na nauulit. Na maybe, or so, na nagkakaroon ng virus that would create a global pandemic. So, parang noong 1920, marami na dapat mga lessons learned, ha? From the Spanish flu ba? Ang tawag doon? Yeah, Spanish flu pandemic. Na dapat na retain, ha? Na meron ng institutional memory nung sumipa naman itong COVID pandemic. Pero parang, ang nangyari noon eh, nag-aaral ulit tayo, di ba? Even though there were good practices already noong 1920s. Iba siguro yung dynamics itong virus. So hindi ba natin, kumbaga, na nare-retain yung mga ganong experiences and then we will allow the future generation to use those experiences, Dr. Solante? Yeah, hindi na tayo lumayo, no? Because remember the 2001, yung SARS. That was the time I was still a new consultant during the time na naranasan din natin yan, no? And that was really the learning point na during the time na siguro we should have established already our capability, no? So pero naintindihan ko rin yan kasi different years, different president, different Department of Health Secretary, magkaiba din ang priority, no? But when we go back and look at the framework of that 2001, meron na talaga tayong mga pag-aaral at saka mga framework on how to address emerging and re-emerging infection. Pero Doc, tanong ko lang kasi you represent San Lazaro, which is one of the, di ba, napakalaki ho na referral hospital yan sa mga COVID cases. Ano ba, kamusta naman ang sitwasyon ho ng COVID cases dyan? Alam ko, meron ho kayo dyan mga latest equipment o how to handle the cases, di ba? Yun namang mga kaso natin dito ngayon, no? As we have observed for the past days na, no? Talagang nag-i-increase, no? Okay. And kung titingnan mo dito yung occupancy rate natin, especially the intensive care unit or critical care unit, talagang puno na kami. And puno some na? Of the critical care patients nandun na lang sa room, we call it a special room, na malapit sa nurse's station para lang at least mabantayan with the monitors in those rooms. Importante kasi ito, no? Because when you are dealing with critical patients, marami talagang gagawin sa pasyente na yan, and at the same time, yung resources talaga mabubuhos mo doon sa mga ganitong pasyente. So halimbawa, meron kang critical care, 15 or 20 patients. Ang laking resource, ano yan, allocation yan, not only sa gamot, ng mga monitoring, at saka yung mga ginagawa natin ng mga laboratory or diagnostics. Wala naman ho ba kayong problema sa yung critical care, sa mga critical patients? Ano ho ba ang kailangan ho ng inyong hospital ngayon? Na kailangan hihingi ba kayo sa national government ng tulong? So far naman, meron naman tayong mga allocations at the same time every month. Meron kaming mga request doon sa administration. Hopefully, matugunan din. No? Especially the needs na paggamot namin sa mga COVID patients, including the PPE sa mga healthcare workers. Alam mo, naalala ko pala, Dr. Solante, di ba si Pangulong Duterte noon parang nag-alok pa ng pabuya, ano? Para sa kung sino daw na makagamot? Filipino na, ha? Yung makapag-develop ng vaccine. Siyempre, wala naman atang sumeryoso dun sa alok na yon dahil parang dito sa Pilipinas, wala ho tayong capability to develop our own vaccines. Tama ba, Dr. Solante? Actually, we have the capability, no? In fact, meron tayong mga ganong infrastructure na supposedly gagawin para magiging vaccine country ang Pilipinas, no, in terms of gumagawa ng mga bakuna. But hindi ko lang alam kung anong nangyayari, no, kung bakit hindi natuloy, because we have the people technical to man that center.
we have the infrastructure. So siguro yung budget lang siguro ng how to run that ang hindi siguro natutuloy. Kasi it needs a lot of equipment and really research, talagang ano yan, seryosong trabaho yan sa pagbuo ng ganung klaseng infrastruktura. At because ako, pananaw ko lang kasi Dr. Zolante, paring Danny, dahil kung kanito nga, ano, medyo nagkakaroon din naman ng pattern na nauulit lang itong mga pandemics na ito, eh dapat siguro, para hindi na tayo maging kulelat sa pagkuha ng mga bakuna, ay meron i-develop. Meron sariling, ano, gano, why not? Ma-develop. Kung sa tingin po ni Dr. Zolante, kaya po ba natin, ang funding lang po ba ang kinakailangan talaga? Or yung mismong mindset ng administrasyon na i-prioritize din ito? Yeah, first, it should always be the mindset of our government na kung i-priority nila to, talagang magagawa nila yan. And you know naman na it will take some processes no to make this, like kailangan pa ng batas para lang makabuo tayo ng itong. You remember when they conceptualized the possibility of a CDC in the Philippines, no? Right. Kasama na yan doon ang isang aspeto na magbuo rin siguro ng pagbuo ng center na gagawa ng mga vaccine. So, kasi feeling ko lang, ano, kung ganito nga na tatamaan muli tayo, sana awa ng Diyos, huwag mangyari. Kung tamaan muli tayo ng pandemic, sana yung Pilipinas may sariling kakayahan na rin na makapag-develop. Research group and pharma firm na... Kasi parang hindi ako naniniwala dun sa pupurihin natin, katulad ng ginagawa ni Pangulong Duterte na, alam mo yung mga Chinese bright yan, gawa silang bakuna, dapat tiwala tayo. Bakit hindi tayo magtiwala na mga kapwa Pilipino nating mga scientista na marunong din naman tumuklas ng ilang mga gamot ay makakagawa ng bakuna? Di po ba, Dr. Zolante? Yes, agree. And talagang meron tayo mga tao talaga para doon, no, na sapat ang kaalaman na gagawa sa mga ganitong klaseng bakuna. Pero alam niyo po, hindi naman po kasi ineksyon ang ating pong pinaprioritize ngayon, di ba, Doc? Eleksyon ang pinaprioritize, ha? Oo, hindi ineksyon. Kaya kita mo ngayon, abala na yung mga politiko. Alam ko, paring Tony, tsaka Doc, for a while, di ba, during the early stages nitong COVID, yung lumutang yung kay Dr. Fabunan, di ba, na sabi nila ano na, yung sa, ano nga, di ba, vaccine din. Meron na, ba? Medyo effective. Hindi mo ba nabalitaan nyo? Di ba, Doc Zolante, naalala mo yung Dr. Fabunan? Dr. Fabunan. Yung ano, parang herbal na, medication for COVID. Pero hindi lang yata nakakuha ng FDA approval na sinabi rin ni Yusek Domingo, di ba, na parang wala pang application. Pero hindi ko na alam kung ano nangyari dun . Natabunan, pero si Dr. Fabunan. So, ibig sabihin, meron talagang mga tao rin na mga medical scientists natin na they continue to really explore yung vaccination. Anyway, so thank you for taking a trip down memory lane. Thank you, Doc Zolante, for sharing. Ha? At sana nga, yung memory na kung ano man ang pinagdaanan natin itong pandemic na ito ay mape-preserve. Hindi, mape-preserve at magagamit nga ng future generations of medical professionals, yung mga experts like Dr. Zolante, para hindi po tayo mabubulaga lagi. Yes, di ba? As you say, the cycle continues, so correct. Hindi natin alam in a number of years, baka na naman iba na naman ang umusbong na most likely, na di ba? Virus. Most likely. We're ready for it, di ba? Most likely. Anyway, Dr. Zolante, thank you very much. Oras po ninyo. Okay. Salamat, Tony and Danny. Bye.